From 1 John chapter 2, verse 15 to 17, it says, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. For anything in the world, the cravings of sinful man, the lust of the eyes, and the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever." Huwag ninyong ibigin ang sanglibutan. Di ang mga bagay na nasa sanglibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sino mang umiibig sa sanlibutan. Sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang masamang pagnanasa ng laman, ang pagnanasa ng mga mata, at ang pagmamataas sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Ang sino man ang sanlibutan at ang pagnanasa nito ay lumilipas, ngunit ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Purihin ang Panginoon sa kanyang mga salita. Tayo pong lahat ay manalangin, mga kapatid. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa umagang ito na kami po ay buhay, ibinangon mo, may lakas, may dahilan upang kayo isambahin. Lord, salamat po sapagkat sa araw na ito, muli na naman namin mapagbubulay-bulayan ang iyong mga salita. Mangusap po kayo sa aming mga puso, Panginoon. Help us, Lord, to understand your will, O God, in our lives. May we realize how important it is to be in your will, to be in the midst of your plan in our lives. Panginoon, nais namin ang iyong mensahe ay maging mensahe ng aming mga puso at maging kalakasan ng aming mga pananampalataya. Salamat po ng maraming Panginoon sa iyong mga salita na aming pong mapagbubulay-bulayan sa umagang ito. Manguusap ka. Turuan mo kami, Panginoon. Baguhin mo kami. Lumalim nawa ang aming pag-unawa sa iyong kalooban. At ang lakas na ito, Panginoon, na makukuha namin ay magiging enerhiya sa pagsunod namin sa iyong kalooban, Panginoon. Pinupuri ka namin para pasalamatan sa pangalan ni Jesus. Buhay na dalangin. Amen. Yung awit na inawit kanina sa iyong mga lakad, sa iyong mga yapa. Ang title na ay sa iyong mga yapa. Opo. Laban sa agos ng mundo, tayo daw ay makakalakad sa landas ng Panginoon if we can just walk in accordance to the will of God, different from the world. Not according to the world's pattern, but according to the pattern of the of heaven, we can walk with confidence that the will of God is being done in our lives. Mga kapatid, pag-uusapan po natin ngayong umaga ang katotohanan ito dito po sa 1 John chapter 2 verse 15 to 17, which I have entitled this, "Don't love the world." Don't love the world. Because everything in this world, every cravings of this world is contrary to what God has planned for us. Alam mo po, mga kapatid, may isang matandang pastor ang mamamatay na. Nagpasubo po siya ng mensahe sa dalawang member ng church na kanyang kilala.
para pumunta sa kanyang bahay, sa kanyang higaan, bago siya malagutan ng hininga. Ang dalawa pong ito ay parehong professional. Isang accountant at isang lawyer. As they entered the room, the preacher held out his hands and motioned for them to sit, one on each side of his bed. Sabi niya, lapit kayo. Pinalapit niya yung dalawa at hinawakan niya sa kamay yung dalawa. Isa sa kaliwa at isa sa kanan, mga kapatid. At nang hawak-hawak niya ang kanilang mga kamay, ay huminga siya ng malalim na parang kontentong-kontento. Parang nakamiti siya ang sarap-sarap ng kanyang pakiramdam at nakatingin sa kisame habang dinadama ang moment na yon na kasama niya ang dalawa. Touch na touch naman yung dalawa. Sabi ng dalawa, ngayon lang ito nangyari. Napaka-close pala sa amin itong pastor na ito. Kasi sa dami ng mga member sa church, kami lang ang itinatawag na makasama bago siya malagutan ng hininga. Pero hindi pa rin sila gaano makapaniwala, kaya tinanong nila ang preacher kung ano ba ang dahilan bakit sila ang nagustuhan. Kasi iniisip nila, napakatagal na panahon na binagabag sila ng mga preaching nito, sinaktan, nasaktan sila sa mga homily nitong tagapangaral na ito, at hindi sila uncomfortable sila sa mga sermon tungkol sa greed, covetousness, at sa kung ano-ano pang mga patama tungkol sa kasakiman. Kasi itong isa ay abogado, isang accountant. Hindi sila makapaniwala na ito na ngayon, yung final life ng tagapangaral na ito, sila ang hawak-hawak sa kamay. Sabi nila, Pastor, why did you ask us to come? Sabi ng pastor, si Jesus ay namatay sa gitna ng dalawang makasalanan. And that's how I want to go. I want to die with two thieves in my right and my left hands. Gusto kong mamatay parang si Jesus na may dalawang makasalanan na sa aking tabi. So, di pala compliment ang pagpatawag sa dalawa na iyon. Because of this attitude. So hindi ka magandang maalala, mga kapatid, no? Kung naalala ka sa kasakiman o naalala ka sa pagiging makasanglibutan, di ba? Sabi pa nga po dito, it is better to fail than to cheat. Pero it's better to cheat than to repeat. hindi pa rin tama, di ba? Yan lang ay komedya. Pero ang totoo, mga kapatid, sa daigdig na ito, yan ang ordinaryo, di ba? Yan ang normal. Ang konting daya, ang konting pagiging sakim, ang pagyayabang, ang lahat ng mga bagay nito ay matatawag natin worldly. Worldly. When we talk about world and worldliness, mga kapatid, kapag-usapan natin yung bagay ngayon, ito po ang dapat nating tandaan. Hindi natin kaya pagsabayin na makalakad sa daigdig na ito ng totoong lumalakad sa liwanag ng Panginoon habang ang ating buhay ay nag-e-enjoy at ikinukompromiso ang maraming mga bagay na para bagang parehas natin siyang ini-enjoy o ginagampanan. We cannot walk totally in the light if we can enjoy walking in this world like the other people are doing in their lives. Ang mga tao na lumalakad po sa daigdig na ito, na tulad ng paglakad ng isang tao, hindi sumusunod sa kalooban ng Panginoon, ay matatawag nating
makasang libutan. Mayroon pong isang malaking sagabal upang makalakad tayo daw ng lubusan sa liwanag ng Diyos. At ito ay ang pag-ibig sa sanlibutan. Therefore, makabubuti po sa atin na mag-ingat tayo na huwag masadla sa ganitong pagkakamali. Na huwag tayong matuturingan na isang Kristiyano makasang libutan. Paano mo mapagsasabay ang pagiging Kristiyano at paano mo may pamumuhay ang pagiging Kristiyano habang ikaw ay nagiging makasang libutan? Hindi ito maaaring magsama. Kinakailangan i-give up mo ang isa sapagkat ang bagay na ito ay magkasalungan. Either maging makasang libutan ka na lang at huwag ka na maging Kristiyano. O maging Kristiyano ka na lang at huwag kang maging makasang libutan. Anong ibig sabihin po nito, mga kapatid? Tingnan niyo po ha. Mabuti, pag-usapan natin itong don't love the world. 1 John chapter 2 verse 15 to 17. Sabi po niya, ang unang linya, do not love the world or anything in the world. Sabi ni Juan, do not love the world or anything in the world. Medyo may kalituhan lang ng konti. Baka may pwedeng makaisip dito ng contradiction. Paano sasabihin, do not love the world when God so loved the world? Di ba? Sabi sa Bible, God so loved the world that we don't love the world. Di ba parang? Alam nyo na, siyempre tayo mga nagbabasa ng Bible, pwede makita natin ang konting contradictory. Paano natin hindi iibigin ang sanlibutan samantalang iibig ng Diyos ang sanlibutan? No, mga kapatid, hindi siya salungat na bagay. At tinutukoy po na sanlibutan na binanggit po ni Jesus ang Juan 3:16 ay hindi literal na sanlibutan. At tinutukoy po din mga kapatid ay mga tao sa sanlibutan. Kaya iyon mga kapatid ay isang metonymia. Figure of speech, metonymy, na binanggit ang nakalagay sa lalagyan. Yung sisitlan ang binanggit pero ang tinutukoy ay yung nakalagay. Ibig sabihin, yung mga tao ang tinutukoy pero ang binanggit ay ang sanlibutan. Kaya, for God so loved the world, hindi po mga kapatid salungat dito. Mahal naman pala ng Diyos ang sanlibutan. Tapos sabi rin, huwag ibigin ang sanlibutan. Hindi po salungat. Sapagkat ang tinutukoy po doon ay ang mga tao sa sanlibutan. O ano naman ang tinukoy dito ni Juan? O kung sabi, hindi iibigin ang sanglibutan, iniibig na Diyos ang sanglibutan, no. Ang tinutukoy naman po dito ni Juan, hindi rin po, mga kapatid, ang mga tinukoy doon sa unang Juan, sa Juan 3:16, na sinabi, ang mga tao. Kasi kung mga tao, lalabanan na naman po natin ang ibang talata sa Bible na ibigin mo ang iyong kapwa. Kung iniibig ni Jesus ang mga tao, tapos hindi mo rin iibigin ang kapwa, kung don't love the world, ang kahulugan ay huwag ibigin ang mga tao sa daigdig, salungat din. Mga kapatid, hindi rin po tao ang tinutukoy dito. Ano naman ang tinutukoy po dito? Ano ang tinutukoy dito? Ang tinutukoy naman po dito, mga kapatid, ay ang kabuuan ng daigdig kung pag-uusapan ang kanyang sistema, ang kanyang takbo, ang kanyang kalakaran. Yan po ang tinutukoy naman ni Juan. Ang daigdig, hindi ang tao, at ang kanyang takbo at ang kanyang gawain. Ang sistema ng daigdig. Yun naman ang pinukoy ni Juan. Kaya, kung iisipin mga kapatid, si Juan parehas ang sumulat, pero kung iisipin, parang may konting contradiction, pero hindi naman pala contradiction. Sapagkat ang pinukoy doon sa Juan 3:16, ang tao. Ang pinukoy naman po dito mga kapatid, ang buong daigdig, ang kanyang sistema, at ang mga gawain sa daigdig, ang tinutukoy. Ngayon, ang sabi ni Juan, huwag niyong ibigin yan! Huwag niyong ibigin yan! Hindi naman yan yung iinibig ng Ama na tao. Huwag niyong ibigin yung daigdig na yan. Don't love the world and anything in the world. Huwag niyong ibigin yan. Kasi mga kapatid, ang pag-ibig na yan, mga kapatid, ay hindi akma sa uri ng pag-ibig at pamumuhay na mayroon tayo. Ang naturalesa natin mga mananampalataya, kung ibig sa Diyos, sumusunod sa Diyos, nabubuhay para sa Diyos, if we will have that, it will totally contradict our nature
as Christians. Let's take a look at three important reasons or observations that will give us the reasons why it is forbidden for us to love the world. Number one, narito po mga kapatid ang tatlo. Sa tatlong talata, tatlo rin po ang rason. Tingnan niyo po ha. Because it competes with our love for God. Tama? Nakasulat po? Yes. Basahin po natin ang verse 15. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the world and the love of the Father is not in him. Kung ibigin na natin ang daigdig, ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa atin. Pero mga kapatid, sa NASB, ang nakasulat ay ganito. If anyone loves the world, love for the Father is not in him. Ibig sabihin, ang pag-ibig daw sa Diyos, yung pagmamahal natin sa Diyos, ay nawawala, nahahadlangan, nakukontra. Bicol, babasahin ko po sa inyo sa Bicol mga kapatid. Kung may mga Bible po kayong Bicol, ilabas nyo na. Ito po, ang unang Juan 2:15. Dai kamo mamuot sa kinaban o sa anuman nagyaon sa kinaban. Ang namumuot sa kinaban, dai namumuot sa ama. Ang umiibig daw sa sanlibutan ay hindi makaiibig sa Diyos. So, nawawala yung, nakukontra yung pag-ibig sa Diyos. Yan, mga kapatid, ang ibig sabihin niya, do not love the world or anything. On anything on in the world, if anyone loves the world, the love of the Father is not in him. We cannot love the Father. We cannot love the Father and at the same time, the world. Magkaagaw yan. Hindi mo pwedeng pagsamahin yan. Kasi ang pag-ibig naman natin, dapat iukulang sa Diyos. Ngayon kung inibig mo pa ang Diyos, ang inibig mo pa ang sanglibutan, dalawa ang inibig mo, at sasabihin mong sana dalawa ang puso mo, mahihirapan ka. Kasi hindi po pwedeng ibigin ang sanglibutan at ibigin ang daigdig. Sa marami klase pong pag-ibig mga kapatid, ang pag-ibig sa pera at ang pag-ibig sa sanglibutan ay pinagbawal, di ba? Maraming pag-ibig. Ibigin mo ang kapwa mo, ibigin mo ang kapatid mo, magmahalan sa isa't isa. Yung pag-ibig sa tao at pag-ibig sa pamilya, pag-ibig sa kapwa, ay hindi man lang sumalungat sa pag-ibig sa Diyos. No, sumalungat yung pag-ibig na yon. Kasi pabor yon. Pag inibig mo ang kapwa mo, inibig mo na rin daw ang Diyos. May talatang ganun. Pero hindi po tama iyon pagka sa pera at sa sanglibutan ang pag-uusapan. Kasi kapag inibig mo ang pera, hindi mo maiibig ang Diyos, kontra yun. Wala kang mababasa sa Bible na ibigin niya ang sanglibutan at inibig niya na rin ang ama. Wala. Sa halip, malabo. Ang mangyayari, pag inibig mo ang sanglibutan, maiiwanan mo ang Diyos eh. Ilalayo ka ng pag-ibig na yan sa Diyos. Hindi katulad ng pag-ibig mo sa kapwa at pag-ibig mo sa pamilya mo. Kahit iniibig mo ang pamilya mo, iniibig mo ang asawa mo, hindi ka nila ilalayo sa Panginoon. Pag iniibig mo ang kapwa mo, kagaya ng iyong sarili, hindi ka magkakasala sa Diyos. Lalo ka pang nakakatupad sa kalooban ng Diyos. May mga bagay na pag iniibig mo, ilalayo ka sa Panginoon. Katulad yan ang pag-ibig sa daigdig at pag-ibig sa kapwa, pag-ibig sa pera. Na pag iniibig mo ang mga bagay na ito, unti-unti na nilalamon nito ang sistema mo. Kinukuha ka niya ng unti-unti at inilalayo ka niya papunta sa impyerno. Inilalayo ka niya sa Panginoon. Kaya ayaw ng Panginoon ang klase ng pag-ibig na yan. May mga taong nasasantak sa pag-ibig sa daigdig, pag-ibig sa mga material, pag-ibig sa pera. Ang mga taong ito ay nawalay sa pananampalataya sa Panginoon. Anong ibigin mo ang kapwa mo, ibigin mo ang pamilya mo, ibigin mo ang kaaway mo, dahil hindi naman yung banta sa Diyos. Pag inibig mo sila, nakatulad ng pag-ibig mo sa sarili mo, at inibig mo ang Diyos ng higit sa lahat, balanse, nababalanse, pero hindi pwede magkaroon ng balanse sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa daigdig. Hindi lang pwede, ibigin mo ang daigdig ng tama lang, ha?
tapos ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat, hindi mangyayari kapag napagtuunan mo ng pansin ang daigdig, nawawala ka sa pananampalataya. Napapansin ko nga po mga kapatid, may mga pagkakataon na kapag napakataas ng spirituality mo, napakataas ng pag-iisip mo sa Panginoon, may mga pagkakataon na pag-uwi mo sa bahay, parang ang layo muna sa daigdig, di ba? Parang, humaharap na naman ako sa daigdig, parang hindi ako sanay, nawawala na yung natural ko. Halimbawa, manunood ka na naman ng TV, pupunta ka na naman doon sa mga pinupuntahan mong libangan, parang naiilang ka, nahihirapan kang mag-adjust, nawala ka ng konti sa daigdig. Nangyayari din po yan kapag naka-attend ka ng mga retreat. Pag naka-attend ka ng retreat ng mga ilang araw o ng mga camp, pagkatapos boost na boost ang attention mo sa Panginoon, pag alis mo sa camp, pagharap mo sa daigdig, parang hindi ka taga ron, di ba? May mararamdaman ka parang iba na naman, hindi ako sanay. Totoo yun. Dahil pag inibig mo ng gusto ang Panginoon, ang pag-ibig sa daigdig, mga kapatid, magtatabang ka talaga sa daigdig. Or the other way around. Pag inibig mo naman ang mundo, in-enjoy mo ang mga bagay, ginusto mo ang mga layo dito sa mundo, lagi kang makamundo, hirap ka na naman bumalik sa Diyos. May pagkakataong ganyan. So it competes with our love for God. Hindi ko po sinasabi mga kapatid na huwag nang tumira sa daigdig. Nakatira pa tayo sa daigdig eh. Pero mga kapatid, pwede tayong tumira sa daigdig na hindi na natin pinapahalagahan ng sobra at iniibig ng gusto ang mga bagay, ang mga pagkasiyahan dito. What we say of the love of the world is to enjoy everything in this world as opposed to enjoying the presence of God. Do you get that, brothers and sisters? Ang sinasabi natin makasanglibutan yung pag imamahal at sobrang in-enjoy mo na mga bagay sa daigdig at hindi ka na nag-enjoy sa Diyos. Yun yung worldly. Pero yung trabaho mo, yung pag-aaral mo, hindi naman yan worldly. Hindi ko yung sinasabi yung worldly yan, ha? Uy, magkakatrabaho, masyado naman makasanglibutan. Hindi ko po, hindi naman yan ang sinasabi natin, makasanglibutan. Ano ito, mag-aaral ka? Worldly. Mga kapatid, hindi naman yan ang sinasabi natin worldliness. Bakit nagsot ka na? Worldly ka? Hindi ko lang po sinasabi yung magdamit ka ng damit ng mga tao sa daigdig ay worldly. Though, pag-ingat ka rin, baka puro kausong at mga hiwa-hiwa na ang damit mo, magiging kang worldly. Pero yung pag-enjoy mo ng gusto ng mga bagay rin at pagsama mo na sa mga tao sa daigdig na gusto kung anong galaw nila, yun ang galaw mo, mag-ingat ka dahil yun ay magdadala sa iyo sa worldliness. And it competes with the love of the Father. Ito nga mga kapatid ang sinabi ko dito sa quotation na nabasa ko ni God 3. Sabi niya, if you find yourself loving any pleasure above prayer, any book better than the Bible, any house more than the house of God, any table better than the Lord's table, or any person more than Christ, take alarm. Maalarma ka na daw, makilabutan ka na. Pag nangyari sa buhay mo na nai-enjoy mo na ng gusto ang anumang mga libangan higit sa prayer, nai-enjoy mo na ang ibang libro kaysa sa Bible, nai-enjoy mo na ang ibang bahay kaysa sa bahay ng Diyos, nai-enjoy mo na daw ang ibang lamesa, ang ibang table kaysa sa Lord's table, nai-enjoy mo na ang ibang tao kaysa kay Kristo, matakot ka na, mangilabot ka na kasi may tendency ka na lumalayo ka na sa pag-ibig sa Panginoon. That's what we mean when we say we should not love the world. Iyan mga kapatid, dahil lang kung bakit sinabi sa Marcos 12:30, di ba? Nakasulat, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord. Love the Lord. Ibigin ang Panginoon. Pagkatapos, iniibig mo na ang daigdig. Iniibig mo na ang daigdig. Kahit hindi naman miss mo daigdig, di ba? May mga nakalagay, I love Davao. Love, love, love. Hindi naman ako ganun ka
ka-stricto na sobrang layo ka din. So, para lang ganun, worldly, no? Hindi naman po. Pero, mag-ingat ka sa pagsuot mo, no, kung ang kahulugan talaga nun sa'yo ay, kasi ang word na love minsan like din, ang like lang ang kahulugan. Ibig sabihin, I love buhol, pero gusto lang nila sa pula, na-enjoy nila sa pula, I love buhol. Pero, kung ang kahulugan talaga nun, mag-ingat ka, no, kung ang kahulugan nun, mahal-mahal ko ng buhol kaysa sa Diyos. Mahal ko mga tarsier, ang chocolate peels, kasi sa mga iba na. Nag-iiba ka na talagang sa akin, iba na talaga. So minsan, I love naga. No, no, ang kahulugan lang naman yan, I like naga eh. Ang gano'n, gusto ko dito. Pero mag-ingat ka pa rin, mahal mo na naga kesa sa Diyos. Magiging worldly ka pa rin. Tinatawag ka na ng Panginoon na mag-mission sa Africa, ayaw mo. Gusto ko sa naga. No, iba na. So napunta ka na sa worldliness. So, I take those I love quotation o mga t-shirt na pag-iingat pa rin, magkaroon tayo ng caution. Hindi naman masama, pero baka mapunta sa mas malalim na meaning at maging mauwin talaga sa pag-ibig sa mga bagay kesa sa Diyos, mas maganda na lang ilagay yung I love Jesus. Di ba? May mga t-shirt naman, di ba? May nakalagay, I love Jesus, I love God. Eh, mas maganda. Pero, eto pa rin, mga minamahal na mga kapatid. Ang gusto lang ng Panginoon, mag-ibabaw sa inyong puso na ang Diyos lang talaga ang tanging iniibig natin. Amen? Sapagkat pag inibig mo ang Diyos, hindi ka kailanman magsisisi na minahal mo siya ng lubusan. Hindi ka iiwanan ng Panginoon. Hindi ka bibiguin ng Panginoon. Pag minahal mo ang daigdig, maaari kang masaglak sa kasamaan. Pag minahal mo ang daigdig, bibiguin ka pa rin ang daigdig. At pag inibig mo ang daigdig, iiwanan mo rin ang daigdig. Hindi ka tatagal sa daigdig. So, bakit? Bakit nga, di ba? Hindi naman patas, ibigin mo ang daigdig ng parehas ng pag-ibig sa Diyos. So, not the world and anything in this world. Lalong-lalo na mga kapatid, kung pinag-uusapan natin ay ang kasiyahan ng daigdig, ang makasanglibutang mga kalayawan at kayamanan sa daigdig na hinahabol ng mga tao. Secondly, because it creates all kinds of evil. Verse 16. Why the Lord forbids us from loving the world? Because it creates all kinds of evil. Basahin po natin ang verse 16. Kayo po magpasa. Sapagkat oh, nakita po natin. Ang sabi niya, sa pag-ibig sa sanglibutan, nanggagaling ang lahat ng uri ng kasamaan. Wala talaga po itong iniwan doon sa pag-ibig sa salapi, ugat ng lahat ng kasamaan. Kung may Bible po kayo, tingnan nyo 1 Timoteo 6:10. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi, ang ugat ng lahat ng kasamaan. Parehas. Kasi ang salapi, sa kandaigdig, halos magkahawig. Ngayon, ang pag-ibig naman sa daigdig ay pinanggagalingan din ang lahat ng uri ng kasamaan. Enumerate. Tingnan niyo po, mga kapatid, ano ang lahat ng uri ng kasamaan? Which mention only three things. Ano po yung tatlong uri? Sana yun. Ano? Well, yan po yung unang Timoteo 6:10. Pero yung unang Juan 2:16. Ganyan din, di ba? Yan. Sapagkat daw, ang lahat ng nasa sanglibutan, nakapupukaw sa masamang pita ng laman, nakatutukso sa paningin, at ang karangian sa buhay ay hindi nagmula sa Ama kundi sa sanglibutan. Yan tatlo na yung mga kapatid na klase ng kategorya. It's the category of sin or temptation or desires, worldly desires na inilalagay ng Diablo sa atin. Tatlo yan. Pita ng mata, pita ng laman, pita ng mata, kapalaluan sa buhay. Pwede po natin i-category sa ganito. Ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, mga kapatid, ay immoralidad. Lahat ng immoralidad. Lahat ng tungkol sa laman. Iyan ang ibig sabihin ng nakapupukaw sa masamang pita ng laman. Ito naman pong nakatutokso sa paningin, hindi yan pita ng laman. Yan naman mga kapatid ay kasakiman. Yung mga bagay na nakikita ng mata mo, gusto mong makuha. Ah, akin yun. Akin yun. Akin yun. Akin yun. Lahat ng makita mo sa iyo. Bahay, sasakyan, pera, wallet, cellphone na nakapatong sa kung saan. Sabi mo, akin yun. Dapat mo din, akin. So mga kapatid, ang lahat ng mga bagay na
pagkamahal ay tungkol sa paningin. Pag gusto mo, greediness ang tawag dyan, o pag-iimbot, at nauuwi yan sa pangalawa. At pangatlo, mga kapatid, karangyaan sa buhay. O ibig sabihin, kapalaluan sa buhay, pagmamataas. Ang mapapansin niyo, tatlo lang talaga. Yung pagnanasang makalaman, yung kasakiman, yung material, at yung pagmamayabang o pagmamataas, yan ang tatlo general category ng tukso ng pagnanasa ng tao. At lahat ng kasalanan, uuwi dyan. Halimbawa, tingnan natin. Ang pagnanakaw, saan po yan dyan? Sama-samang pita ng mata. Ang pakidiapid, saan yan dyan? Last of the flesh. Nakita niyo, mga kapatid, lahat ng kasalanan na uuwi dyan sa tatlo. Ay saan ngayon, mga kapatid, na uuwi yung kayabangan? Pride of life. Saan na uuwi yung nagsisinungaling ka dahil ayaw mong mapahiya? Pride of life. Saan yung nandaraya ka at ginagawa mo ang lahat ng mga transaksyon iniiba mo para lang umamat ka? Saan niya? Pride of life. Lahat yan po mababagsakan mo. Kaya ang pag-ibig sa sanglibutan, mga kapatid, nauwi dyan sa tatlo na yan. Mag-ingat daw tayo na huwag magumon sa mga bagay dito sa sanglibutan sapagkat iyan ang impluensya ng daigdig. Dinadala tayo ng daigdig dyan. Mag-ingat tayo na yan ang ginagawa ng mga tao araw-araw. Nakikita nyo, nauwi dyan lahat ng mga kasamaan ng tao. May nandaya, may naging korap sa posisyon, may pumatay, may nagnakaw, may nagtake ng drugs, ay kung ano-ano, lahat yung mauwi yan sa tatlo na yan. Iyan ang kasamaan ng daigdig. Mailalarawan sa tatlo na yan. It creates all kinds of evil. Ang daigdig ang gumawa niyan. Pero may nakita ba kayo na sa pag-ibig sa Diyos, may nagawang masama? Nakalikha ng kasalanan ang pag-ibig sa Diyos? Ang pag-attend sa church, may nagagawang kasamaan. Mga kapatid, wala. Ang pagdalo sa gawain ng Panginoon, ang pag-ibig sa Diyos, ang pag-aral ng salita ng Diyos ay hindi kailanman lilikha ng anumang kasamaan sa buhay mo. Ang nakakalikha ng kasamaan ay ang daigdig. Ang daigdig. Kaya nga, mga kapatid, kapag ka ang daigdig ay ipinasok sa iglesia, nagiging masamang iglesia. Ang totoo, mga kapatid, ang ginawa daw ng Diyos, inilagay ng Diyos ang daigdig, ang iglesia sa daigdig. Pero ang ginagawa naman ng Diablo, inilalagay naman ng Diablo ang daigdig sa iglesia. Di ba? Yan ang magkalabang puwersa. At ayaw ng Panginoon na tayo ay magumon dito. Kaya sabi, do not love the world because it creates all kinds of evil. And number three, mga kapatid, pangatlo, because it counts to nothing. Mga kapatid, ano ibig sabihin natin na it counts to nothing? Ibig sabihin, verse 17, masahin natin, para makita natin lahat yan talaga ay nakasulat. Mapaparam ang sanlibutan at ang lahat ng kinahumalingan nito. Ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ano ibig sabihin ang it counts to nothing? Useless. Vain. Meaningless. Walang kabuluhan. Ang lahat ng mga bagay na kinakaumalingan ng tao sa daigdig na akala mo mapapasaya, hindi naman pala, ay walang kabuluhan. Katulad lang yan ng drugs. Akala mo sasaya ka, kaya ka nag-take, pero hindi ka pala sasaya. Hindi ka niligaya. Katulad din ng daigdig. Kaya ka nag-enjoy, kaya gusto mo ma-enjoy ang buhay. Tinignan mo ang mga bagay sa daigdig, ang mga kalayawan, ang mga karangyaan, ang parang isang napakasarap na bagay, at ipinagpalit mo sa paglilingkod sa Panginoon. Tingnan mo, ang mangyayari, hindi ka rin masaya sa huli. Kasi it counts to nothing. Basahin natin Ecclesiastes. Babasahin po tayo sa Old Testament. Napakahaba yan, pero may enjoy ninyo. Tingnan nyo po, ha? I said in my heart, go to now, I will prove thee with mirth. Therefore, enjoy pleasure. Tingnan nyo, ha? Enjoy pleasure. And behold, this also is vanity. Enjoy mo, pero walang kwenta. Tingnan the next verse. I said of laughter, it is not, and of mirth, what doeth it? Next. I sought in my heart to give myself to wine, o alak, mga kapatid.
yet acquainting mine heart with wisdom, and to lay hold on fully, till I might see what it was that good for the sons of men which they should do under the heavens all days of their life. Next, ano po? I made me great works. I builded me houses. I planted me vineyards. Nagtayo daw ng bahay, nagpagawa, nagtanim ng ano. I made me pools. O nagpagawa pa ng swimming pool. Of water, syempre, alam ano, of fire. To water there with the wood that bridged four trees. Di ba? At nagpagawa daw ng ano. I got me servants and maidens and had servants born in my house. I also great possessions of great and small cattle above all that were in Jerusalem before me. Dami niya, sabi ni Solomon. I gathered me also silver and gold and the peculiar treasures of kings and of the provinces. I got me men singers and women singers. May power club ba to? And the delights of the sons of men and musical instruments. Sa Panginoon niya. And that of all sorts, lahat. Andiyan na. So, this is the world, di ba? Pero ano sabi niya? So I was great and I increased more than that all that were before me in Jerusalem. Mas magaling siya kaysa sa mga nauna sa kanya. Also my wisdom remained with me. Next. And whatsoever mine's eyes desired, I kept not from them. I withheld not my heart from any joy, for my heart's rejoice in all my labor. And this was my portion of all my labor. Ito na ang amo ko. Ito ang nakuha ko. Basahin natin. Then I looked on all the works that I had, that my hands had wrought, and all the labors that I had labored to do. And behold, all was vanity and vexation of spirit, and there was no profit under the sun. Nakita niyo po yung mga kapatid? Sabi niya, wala. Walang kabuluhan. Lahat ay naging walang kabuluhan sa ilalim ng araw. Lahat ginawa niya. Lahat ng mga pagsisigap at in-enjoy niya. Sabi niya, hindi ko pinigilan ang sarili ko na hindi yan i-enjoy. In-enjoy ko yan. Pero sabi ni Solomon, walang kabuluhan. Tama na naman, mga kapatid, ang sinabi dito sa unang buwan, ang sanglibutan at ang mga bagay na naririto ay lilipas at walang kabuluhan. Kaya mga minamahal, mga kapatid, ang sinasabi mo natin ngayong umaga, there's greater than this world and it is in heaven. Amen? Iyan ang dahilan kung bakit sinabi sa Bible. Sabi ni Pablo, itukunin niyo ang inyong mga pag-iisip sa mga bagay sa langit, huwag sa mga bagay sa sanglibutan. Doon mabuhay tayo dito sa sanglibutan na parang temporary lamang. Mag-aral ka, magtayo ka ng bahay, pero huwag kang magpagawa ng mansyon. Mag-aral ka, pero huwag mong ubusin ang lahat sa pag-aaral mo. Gawin mo yan para sa Panginoon. Kung ginagawa mo yan na parang worldly ka ng tao, mag-ingat ka kasi may warning sa iyo ang Panginoon. Kung nagsisikap ka sa buhay dahil gusto mong tumulong, maganda yan pagpara sa Panginoon. But if your desire is for this world alone, may warning na yan sa atin ng Panginoon. Sinabi na ng Bible, walang kapuluhan. Ang sabi ni Jesus, ang langit at ang lupa ay lilipas, dapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ang kalooban niya ay hindi lilipas. Tingnan niyo po yan. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang salita ko ay hindi magkakabula. Ang kanyang kalooban, mga kapatid, ay mananatili. Naalala ko po yung may isang kong kwento, mayroon daw pong isang bar, kilalang bar sa isang lugar, lumipat ng lokasyon at iniwang bakante ang building. Ang pangalan po ng tavern ay Olay Inn. Nakakita niyo na po yan? Sa bagay, wala yan dito. Na isa naman pong kongregasyon ang uupa sa kanilang bakanting building habang nire-renovate po ang kanilang church. Ang bar ay nilagyan ng pulpito, nilagyan ng temporary mga upuan, pero hindi naalis ng may-ari yung loro. Alam niyo yung loro, mga kapatid? Hindi naalis yung loro na nakalagay pa sa kaula at nasa isang gilid. Nang dumating ang Linggo, yung bar na naging church, sinabi ng loro, nagsalita ang loro pagpasok ng pastor. Tingnan ninyo, sabi niya, nagsalita ng loro,
Tingnan ninyo, tingnan ninyo. May bago tayong bartender. May bago ng bartender. Kasi yung pwesto ng bartender at yung pwesto naman ng preaching, parehas. Tapos sabi niya, pagpasok ng choir, tingnan ninyo, may bago pang floor show. Sabi ng Loro, may bago din naman daw ng floor show. Nang pumasok ang mga miyembro, sabi ng Loro, Ark, ngunit pareho lang ang mga customers. Pareho lang ang mga pumapasok. Patay tayo dyan. Ang mga miyembro pala pumapasok sa bar. Mga kapatid, nakita niyo yung punto na yon? Gusto niyo pong maging makasalimutan tayo? Pumapasok tayo sa church, pero we are in the same crowd na pumapasok sa magsaysay. Pinupuno natin ang magsaysay church. Tapos, pag weekdays, nasa magsaysay avenue rin. Is this the world? Mga minamahal mga kapatid, kahit hindi naman po ang pagpasok sa bar ang tinutukoy o pag-enjoy ng mga layo sa daybreak, mag-ingat tayo sa mga bagay na naglalayo sa atin sa Panginoon. Hindi tayo papasok sa kuweba para makalayo sa daybreak. Mamuhay tayo sa gitna ng mga makasalanan, pero iingatan natin ang ating sarili na huwag magkasala. Amen? That is the simple explanation of that not loving the world. Ang ingatan mo sa sarili mo na huwag magkasala. Huwag magkasala. Ba't ka papasok sa bar pagkatapos sasabihin mong evangelism? Hindi pwede. Ang matandang kwento ay ganito. Pumasok po ang isang tagapangaral sa bar sapagkat may pinapangaralan siya. Sabi niya doon sa babae, nakatingol niya, Rose, mahal ka ng Panginoon. Sabay inom ng isang beer. At tapos sabi niya, mahal ka ng Panginoon. Sabay inom ng beer. Kalipas ng 5 minuto, inom ng beer, sabi niya, Rose, mahal kita. Gusto niyo po mga kapatid na unti-unti tayo nahahawa ng daigdig at nalalayo sa Panginoon? Kinakailangan tayo mag-ingat. Naglilingkod tayo sa Panginoon at gusto natin talagang i-consecrate ang sarili natin, italaga ang sarili natin malinis sa harap ng Diyos. At huwag tayong nahahawaan ng daigdig. Pwede tayong mamuhay sa daigdig na ito. Dumadaan pa rin tayo. Alam mo, umanap tayo ng mga shortcut dito para huwag na dumaan sa magsaysay. Dadaan pa rin ako dyan. Pero dapat maingatan ko ang sarili kung huwag akong mag-enjoy sa mga bagay na yan. Angit naman, ito ka pangaral, nag-iiwa. Ba't ka nito pag-alas, jeez? Mga kapatid, we don't love the world. Daan ka ng milaor, ayos ko na. Mga kapatid, ano tayo? Tayo'y asinan sa kalimutan, tayo nabibigay ilaw sa daigdig. Tulad ng binayaran ko po dito sa lupa na nakaraan, sa akin ng driver na Mr. Reyes, oh, pwede na yan sa milaor. Sabi ko, anong milaor? Tayo po mga mamana ng balatay. Salita pa siya lang dito pa sa loob ng bahay sa bahay. Tayo po mga mamana ng palataya ay nag-iingat na huwag mahulog sa anumang pitag ng sanglibutan. Ang sanglibutan hindi natin minamamalayan. Naglalagay na po sa TV ng kung ano-ano. Kaya nakikita natin. Alam niyo po yung, sorry to say, to mention ha, ang isang channel, Channel 7, pag alas 5 ng gabi. May show. Na mga sumasayaw doon mga kapatid, makikita nyo dati na sumasayaw lang sa bar. Pero ngayon sumasayaw na sa National TV, ang mga suot. Or nasanay na tayo, okay lang yan. Hindi yan okay. Hindi yan okay. Sa totoo nating pagkaunawa sa salitang modesty, yan ay makasanglimutan na. Pero dahil nasasanay na tayo ang ating mata, parang okay na yan. Masyado ka naman malisyoso bra. Hindi po. Dapat tayo nag-iingat ng ating sarili sa ganyan. Kesa panuuri natin at masanay tayo. Alam niyo po, tinutukoy ko mga kapatid na siya. Opo, tama kayo. Yan ganyan. At maraming nag-comment at narinigin ko na rin. Na yan ganyan mga suot, hindi yan sinusuot dati dyan. Sinusuot na yan sa mga nightclub, sa mga bar, sa mga disco. Pero kung nakikita na natin, na nandiyan sa mga national TV at napapanood na natin, we as Christians should avoid it. Dapat na tayong umiwas. Hindi yan pwede maging natural na ito ang daigdig. Bakit ka naman iiwas dyan? Enjoy mo na lang. Huwag ka na lang umimik. Mga kapatid, dapat tayo magsalita dahil may sinasabi ang Bible. Do not love the world and anything in the world.
Because if we love the world, the love of the Father is not with us. And all it creates all kinds of evil. And it is nothing. Walang kwenta. Useless. Kaya mga minamahal mga kapatid, ngayon, i-enjoy natin ang ating sarili na mababad sa presensya ng Diyos. Amen? Imbes na maghanap tayo ng kaligayahan dyan, putulin natin ang ating sariling intensyon sa mga bagay na yan. Italaga ang ating sarili sa pag-i-enjoy sa gawain ng Panginoon. To love the Lord, to love His work, His church, His activities, His programs. Mahalin natin ang salita ng Diyos kesa sa ibang bagay at ang mga gawain ng Panginoon ang mas enjoy natin. Ito na ang pinakakaligayahan natin at hindi ang mga bagay sa sanglibutan. At dyan makikita natin mga kapatid na mula ngayon, lalalim ang ating pag-ibig sa Diyos. Pag iniwasan niyo ang daigdig, pag nag-ingat ka sa ang sarili mo sa daigdig na huwag matukso, mag-i-enjoy ka sa gawain sa Panginoon. Pero pag hindi mo iningatan ang sarili mo sa daigdig, makita mo pag sumasamba para mga tulala. Di ba? May mga kapatid na pag sumasamba, parang ang tatamlay, parang mga ang hina ng resistensya. Ano nangyari? Pag ini-analyze mo ang nangyari sa'yo, may ginawa ka, mayroon kang na-enjoy yung maganda. Kumbaga, may nakain kang laban sa iyong pananampalataya. Pero pag iningatan mo ang sarili mo, makita mo ang pagsamba muling-muling mo, excited na excited kasi walang hawa ng sanglibutan. And it is important to dedicate, consecrate ourselves to the Lord. And we will enjoy in the presence of God. We will grow in love for the Lord. Amen? So mula ngayon mga kapatid, do not love the world. Instead, love the Lord. Let's stand. Let's all stand. Tayo po tumayong lahat. Ilapit natin ang